consistency nito. Nagtaka ako kung bakit. Kasi medyo nakaka-bother lang, di ba? Malakas yung pakiramdam ko. Ewan ko, ganun ako minsan ito. So hello mga Wesher Bells, welcome back. At sa mga bago ngayon sa channel ko, welcome to my channel guys. May ganun talaga. So for this vlog, Wesher Bells, ayan. So we're going to do a product review again for this vlog. Ayan, walang iba kundi ang bleaching set ng Beauty Vault. So I like the packaging agad, Wesher Bells. Ayan, hindi ko pa nilalabas, nakikita na, di ba? May orange, may blue, may yellow. Matagal na nila tong napadala sa akin, Wesher Bells. Gamit na gamit ko na siya. Siguro magdadalawang buwan na nung pinadala to sa akin. And nung minessage nila ako is yun nga, gusto daw nilang magpadala ng isa ng bleaching set sa akin. Isang bleaching set and isang rejuvenating set. Actually, sinabi ko na wag na yung rejuvenating set dahil may ginagamit ako, di ba? Dahil baka hindi ko magamit. Dahil ayoko namang basta-basta magsunod-sunod yung pag-try ko sa face rejuvenating set pa naman, di ba? Napaka-generous naman nila dahil pinadala pa rin nila sa akin itong bleaching set. Rejuvenating set. May isang rejuvenating set pa rin nakasama. So, well, itatry din natin to. So, dyan lang muna siya. And ang cute din naman niya. So, balik tayo sa bleaching set, Wesher Bells. So, bago tayo pumunta sa iba pang details, disclaimer, lalo na sa mga bago sa channel ko ha, hindi po ako against sa mga may dark color, sa mga morena. Bakit? Bakit tayo magiging against dyan? Dahil karamihan dito sa content ko is gumagamit ako ng whitening products. Dahil siguro sa ganun, may naganap sa comment section ko dun sa isa kong video. Ang dami ng issue. Nagkaroon ng pagiging racist ang paggamit ng whitening products. Nagkaroon ng bullying. Lahat ng mga Filipino, bakit ganun ang ganyan ang mga Pinoy? Hello, hindi lahat ng Pinoy is nagpapakot. Hindi ba pwedeng nag-skincare lang kami? Hindi ba pwedeng ina-enhance lang namin yung natural color namin? Tapos meron pang dapat gumagawa ng action ang YouTube. Dapat hindi pinapayagan ng YouTube yung mga ganitong content. Yung mga ganong tao, ayoko nang magpaliwan. Bakit ako magpapaliwanag? Wala naman akong sinasaktang tao. Kasi diba, bakit kailangan mong i-explain yung preference mo? So, gusto ko lang yung linawin. Sana yung mga gumagawa ng skincare whitening, sana naman hindi kami nami-misinterpret. Actually, gandang-ganda ako sa morenang kulay, Wesher Bells. Alam niyo bang crush na crush ko si Catherine Bernardo? And isa na sa talagang gandang-ganda ako sa kanya dahil sa kulay niya. Alam niyo, ang morena niya pero ang glowing niya. Kung makikita niyo yung phone ko, alam niya ni Mister. May mga screenshots ako ni Catherine Bernardo. And isa pang gandang-ganda ako talaga sa balat is si Michelle D. Bilib talaga ako sa balat niya. Alam niyo yung ang morena niya pero ang glowing. Nagre-register talaga sa screen yung kinis ng balat niya. So, kaya hindi po arka nagpapuputi is ayaw na sa morena, ayaw na sa maiitim. Preference ko ding magpaputi dahil pagkapanganak naman sa akin is may fair skin na ako mula pagkabata. Sobrang daming pinagdaanan ng skin ko. So, ine-enhance ko lang. And preference ko to kasi feeling ko ito yung mas bagay sa akin. So, ayan, pumunta na tayo sa review. So, ang isang set nila, Wesher Bells, is may tatlong product. So, yung sabon na wala na. Matagal ko nang naubos yung sabon. So, ito na lang yung lalagyan niya. Walang focus tong phone ko eh. Parang ako minsan, walang focus. And ubos ko na yung soap nito. Basta yung laman nito is puting-puting soap lang na kung gaano kalaki ito ha, ang kapal niya, diba? Kung gaano kalaki to, kung gaano kalapad to, ganun din, siksik siya. So, ito yung step 2, yung scrub nila. And yung para siyang cream na may beads. Ayan, ganyan yung kanyang scrub. And then, yung lotion. Maliit lang siya. Yung lotion niya, ilang ml ba to? 120 gram siya. Kasi kadalasan ml, di ba? Kapag lotion. Ngayon ko lang napansin. Gusto ko yung color variation. Hindi masakit sa mata. Parang may pagka-pastel. Kompleto sa details. So, each product may expiration date, may ingredients, may direction kung paano mo gamitin. Pero, Wesher Bells, napansin ko lang, hindi siya nakaseal yung kanyang mga products. So, yun yung first comment ko lang sa products nila. And, hindi ko alam ha, yung mga nagamit na, yung mga may experience na dito, paki-comment down below kung ganun din, yung nagamit nyo, baka ito lang.
okay lang naman since sa katawan ko lang naman gagamitin, 'di ba? Mas komportable ka lang kapag alam mong may sealant, kapag alam mong ikaw talaga yung unang magbubukas. Pero siguro naman hindi naman. Basta anyway, alam niyo na 'yon. So unahin natin yung sabon. 135 grams yung sabon nila. Malaki siya. Malaki talaga and mabigat and siksik talaga kung anong shape nitong pinakang case nung sabon, pinanglalagyan ng sabon. Ganito talaga yung size niya and yung shape niya. Ay, ito pala. Ito pala, nilagay ko pala. Nilagay ko pala kung kailan ako nag-start na gamitin sila. Sobrang linok ko na talaga. Signs of aging. So, alam ko nga pala na malilimutan ko. Kaya nilagay ko dito yung date. So, nakalagay dito is June 24. Milk essence with tea tree oil. So, it whitens, rejuvenates, and smoothens. Delicious to your skin. At totoo naman talaga, ang sarap nito sa katawan. Puting-puti yung kulay ng sabon nito. Mabula siya and creamy din siya. So, para talagang naliligo ka ng gatas. Parang nagsasabon ka talaga ng gatas and ang sarap talaga sa katawan. And isa pa pala na nagustuhan ko dito sa tatlong to, pare-pareho sila ng amoy gatas talaga. Sobrang ang relaxing gamitin. 'Di ba kapag amoy gatas, parang amoy baby. Gusto ko lahat yung amoy nila. Ayun, nakaka-relax sa soap, sa scrub and sa lotion. So parang hindi ka maihilo dahil isang line lang yung scent nila. In fairness sa sabon nito, hindi naman madaling matunaw. Kung ano yung laki niya, sakto lang. Pero ako, talagang nilalather ko kasi talaga sa skin ko. Siguro nagtagal to sa akin ng mga magtatatlong linggo. Nakalagay dito, Beshebels, is ilalather mo siya sa kamay mo, i-a-apply mo sa katawan mo for circular motion. Talaga, nabubulol talaga ako. Circular motion. So, habang ina-apply mo, for 2 to 3 minutes, ganun siya. 2 to 3 minutes kang nagaganan sa katawan. And kapag natapos mo na yung 2 to 3 minutes na yon, saka mo siya i-leave sa katawan mo for another 5 minutes. So, all in all, 8 minutes mo siyang papatagalin sa katawan mo. Babad talaga to. So, i-marinate nyo siya. And pagtapos nyong i-marinate, i-preto nyo na. So, sa mga products na to, itong tatlo na to, ito talaga yung pinakang kailangang ibabad, Beshebels. Dahil nasa kanya talaga yung parang pinakang bleaching ingredients. And nakalagay naman dyan, milk tea bleaching soap. So, nasa kanya yung bleaching. Ito yung concentrated for bleaching effect. And kasama sa direction is kailangan mo siyang gamitin for everyday and pwede din siya sa face. Pero siguro kung gagamitin nyo to sa face, huwag nyo nang ibabad. Of course, iba naman yung katawan natin. Ibahin nyo lagi yung skin nyo sa face nyo, ha? Pero hindi ko siya ginamit sa face. Sa katawan lang talaga. And talagang binabad ko talaga, beshies. And the next is yung pang scrub. Is yung Milky Salt Scrub naman. 120 grams. Andito lahat ng details sa unahan. Andito yung ingredients and yung direction. So, sa likod, walang nakalagay. Malinis dyan. Ano, yan na yung nagamit ko. And ito naman, kaya hindi siya agad naubos, is tinitipid ko siya. Gusto ko siya. In fairness dito, gusto ko, nagustuhan ko talaga siya. Ang bango nito, beshies. And para naman sila. Pero grabe. Alam mo yung gatas naman na miss. Ito, tinitipid ko talaga. Kaya iyan pa lang yung bawas niya. Kino-concentrate ko to sa mga area na sa kilikili, sa singit, sa puwet, sa tuhod, sa siko, sa leeg yun. So, super creamy ng kanyang texture. Kasama yung beads niya. Beshebels, malalaki yung beads nito. Alam niyo naman na ang ginagamit ko is yung abone, di ba? And kung i-compare siya sa abone, mas malalaki yung beads nito. Masarap sa katawan, malambot, para siyang madulas siya. Hindi mo ma-feel na makakaskas talaga yung skin mo. Hindi ka mag-aalala na ang haptic St. Ives, ganun. Yung feeling kasi noon talaga, alam nyo, medyo ma-haptic talaga sa akin yung ang feeling ko dun sa St. Ives. Pero ito, masarap siya sa katawan. Hindi nakalagay sa directions kung alin ang mauuna sa paliligo. Pero ako, advice ko, magsabon muna kayo ng mabilisan nito. Di ba magbubuhos ka ng tubig? Parang nandidiri naman ako na scrub agad. Maglalapoche kasi yung, di ba, yung scrub agad. Parang huhugasan mo muna ng mabilis yung katawan mo. And with the sabon, and then of course, malinis na yung katawan mo. So, hindi na nakakadiring magkukuskus. O kaya, unahin nyo to ng mabilisan. And then, saka kayo mag-scrub. Kasi kumbaga, ipiprepare mo muna yung skin mo. Tatanggalan mo muna ng mga dead skin cells yung skin mo. Para mas kumapit and mas maging effective yung bleaching soap. Saka ka magbabad nito. Nakalagay dito is use daily for best result.
hindi ko siya ginamit everyday. And kaya ayan, ang dami pa niya. Nung first week, ginamit ko siya for everyday. Pero magaan lang talaga. Parang minamassage mo lang sa katawan mo. Huwag niyong ikaskas ha. Kasi kawawa naman yung skin nyo. Magsusugat, so magkakos pa lalo ng pangingitim. And after a week, saka ko siya ginamit every 2 days. Naman ako, kumbaga hindi naman ako nagmamadaling pumuti. And kumbaga maputi na naman ako. Alam niyo yung Asian's Beauty Secret? Diba umuso yun dati? Tama ba yung pangalan? Asian's Beauty. Nakagamit ako noon dati, siguro nung college. Yung mga nakagamit na niyan, parang ganun yung experience nito. And the next is yung lotion. Maliit lang yung lotion niya. So, sa lahat ng products dito sa set nito, medyo nako-confuse talaga ako dito sa lotion. Itong dalawa, malaki siya. Yung amount niya parang hindi isaswakto dun sa dalawa. Parang ganun. Kasi ang liit niya. And, of course, pag lotion, kailangan whole body yan. Mas madami mong mako-consume dito, di ba? The Glutamilk Whitening Lotion. With milk essence, with glutathione, it moisturizes, whitens, protects. Okay? Protects dahil meron siyang SPF 45. That SPF 45 is medyo mababa. For me ha, medyo mababa siya as protection. Bleaching set to eh. Kasi diba ito yung last step. So, kailangan protect talaga. Dapat bongga yung SPF. Parang ganun. Para sa akin lang ha, parang ganun yung take ko since bleaching set siya. So, medyo hindi ako satisfied dun sa protection, dun sa SPF na nandito. And moisturizes. Nakalagay dito moisturize. So, of course, after ng bleaching, after ng pag-scrub, anong i-expect mo? Of course, medyo drying yan. In fairness naman dito sa dalawa na to, kahit may bleaching siya, kahit nag-scrub ka, hindi naman siya ganun ka-dry. Dahil galing ka sa bleaching and pag-scrub, of course, moisturize. Kaso, hindi siya ganun ka-moisturizing. Makapal yung formula niya eh. Papakita ko sa inyo. Ayan. Makapal yung kanyang consistency. Medyo mabigat. Although, super bango. Nangangamoy milk talaga na mabango. And medyo may instant whitening effect itong lotion. Medyo thick talaga. Magiging thick talaga yung consistency nito. O, titipirin mo talaga siya eh. Kasi diba ang liit-liit na. So, parang ubos agad to. Hindi ko siya ganong nagamit. Siguro naka... Parang pang 5 araw ko lang. Nataktak kasi. Kaya pumuti to. Pero siguro hanggang dito na siya. Hindi ko siya gano'n nagamit dahil, ayan na, ito na. So, pumunta na tayo sa whole experience ko about this whole set. So, for 3 days, gustong gusto ko siya. Sabi ko, tutuloy-tuloy ko to everyday to. And then, ika-fourth night, nagtaka ako kung bakit nagkaroon ako ng pangangate. Mapupula siya na parang hindi naman siya ganun kataas pero parang mga nagpantal. Hindi sensitive ang skin ko pagdating sa katawan. Hindi ko alam kung effect ba to ng bleaching. Kasi medyo nakaka-bother lang, diba, na parang may pangangate. And then tinuloy ko siya for 6 days. 6 days to 7 days siguro, tinuloy ko siya. Pero hindi na ganun kadami. Pero yung sabon, talagang todo pa rin yung sabon ko. Ganun kasi ako, ina-observe ko talaga yung product. So, feeling ko, malakas ang feeling ko na hindi yung sabon. Then, after a week, hindi na ito ang ginamit ko, Beshi Bells. Feeling ko nga, hindi siya ganun ka-moisturizing ito. So, tinigil ko to. Hindi ko na siya nagamit. So, kaya ayan, kaya puno pa siya. And then, beshies, nagkaroon ng time na biglang kailangan kong mag-lotion. And ito yung nakita ko. So, siya agad yung nagamit ko. Walang kahit anong, walang anything. Siguro after 5 hours or 6 hours, naramdaman ko ulit yung kate. So, I therefore conclude na, si lotion pala. So, si lotion pala yung may cutting effect. At hindi ko na talaga ulit siya ginamit. Hindi ko alam kung itutuloy ko to. Baka hindi na talaga muna. Kasi, ayun, parang nalaman ko na siya yung may cutting effect. So, medyo disappointing tong lotion na kasama. Of course, yun naman ang pinakang tanong dyan. Pumuti ba ako? Nadagdagan ba ng puti ang balat ko? Hindi ako nakakita ng effect na mas nadagdagan ng kaputian yung shade ko na ganito. Hindi ako nakakita ng ganun. Pero, Beshi Bells, parang naging mapino yung balat ko nung gamit ko nito. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Parang ang pino niya sa balat. Tapos, parang pinkish yung balat mo. In fairness, yun yung nagustuhan ko dito. Eto.
eto dito sa dalawa na to, dahil hindi ko na nga natuloy itong lotion, diba? Sa paggamit ko nito, parang nadagdagan niya ng kinis yung balat ko. Pero feeling ko rin, kung gagamit ka nito, hindi dapat isang set lang. Kailangan gagamit ka pa ng another set. Anyway, nag-message sila sa akin. Hindi yung nag-send nito, yung nag-email sa akin. Parang ibang team ng Beauty Vault. And then, ayun, papadalhan daw nila ako ng bleaching set. So, ulit. So, itatry ko ulit siya. Gagamitin ko ulit siya kapag nagpadala ulit sila. Including other products daw from their brand. So, kung 5 yung pinaka-highest na score is, i-rate ko tong set na to as 3. Kasi hindi naman siya agad nagpakita ng ganong effect as promised dun sa claim. Pero in fairness naman, ang kinis niya sa balat. Dito tayo medyo nagkatalo sa lotions. Ito, gustong gusto ko talaga. So at least itong dalawa, diba? Bongga-bongga. Bet na bet. So ayan, Beshe Bells. Inabutan na naman ako ng umaga. Aliwanag na naman sa background. So kita-kita na lang ulit sa next vlog. So take care, Beshe Bells, okay?